giving you more music and best variety. This is 95.9 Hot FM, Cotabato, Kitfi. Today's best music, Hot FM, hottest radio station. Kayo ay nakikinig sa Hot FM 95.9 sa Cotabato City, Kitfi. Hot FM. Ang susunod na programa ay isang bayad na palatuntunan. Ano man ang kanilang tatalakayin, ay wala pong kaugnayan ang himpilang ito. Talakayin ang katotohanan ng latuntunan magbibigay linaw sa lahat ng isyong panrelihiyon sa buhay ng tao. Talakayin ang katotohanan maging bukas ang isip at tanggapin ang katotohanan. Talakayin ang katotohanan lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunan ito. Huwag mahiya makinig at magtanong sa talakayin ang katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'alamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim at magandang hapon po sa mga kababayan mga Kristiyano na nakikinig po sa hapong ito sa ating palatuntunan, ang talakayin ang katotohanan. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras sa pagtalakay, sa pagsagot ng mga katanungan na ipinadala po sa atin. At bago po dyan, ay nais ko po munang bigyang daan yung ating mga panawagan na kung saan po ang ating tanggapan. Ang Mindanao People Dawa Association ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang ating pong tanggapan, ang main office ng MPDA o Mindanao People Dawa Association ay matatagpuan po sa panulukan po lamang ng Ruales at Sinsuot Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. Malapit po yan o sa harap mismo ng CCSPC, no? Cotabato City State Polytechnic College. At maging sa ating branch po, ang ating branch ng MPDA, ito naman po ay matatagpuan sa may Notre Dame Avenue. Dito po yan sa Cotabato City. Yan po ay sa harap lamang ng Notre Dame University. Ang atin pong mga tanggapan ay bukas tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. Amin pong inaanyayahan, iniimbitahan po yung ating mga kababayan, mga Kristiyano, na dumalaw po sa ating mga tanggapan at saliksikin ng Islam upang sa ganun, tayo ay magkakaroon ng tamang pagkakaalam sa relihiyong Islam, no? Yung relihiyon na pinaniniwalaan ng mga Muslim. Hindi yung pagkakaalam na alam mo ang Islam dahil ito'y naririnig lamang sa media, no? O di kayo sa mga chismis. Iba rin kasi kapag matutunan mo ang Islam, doon mismo, direct mismo sa mga Islamikong tanggapan. Yan. So, ang atin pong palatuntunang pang radyo ay maaari na rin pong makita sa youtube.com. Ang gagawin po lamang ng ating mga kababayan ay i-search or i-type po yung ating pangalan, Khalid Sanchez, at doon po ay inyo makita ang iba't ibang paksa, no, title ng ating program dito sa radio na makikita na rin sa youtube.com. I-type po lamang o i-search yung ating pong pangalan, Khalid Sanchez, at yung iba't ibang paksa na ating tinalakay sa radio ay maaari nyo makita doon. At sa mga nais namang maging bahagi ng ating palatuntunan, of course, sa ating mga kababayan na kung saan ay marami mga katanungan sa kanilang isip, lalong-lalo na doon sa mga nagsasaliksik, ang atin pong hotline number na maaaring padalhan na inyong katanungan ay 0915-50-63652. Isa pa, 0915-50-63652. 0915-50-63652. At ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Sa hapong ito ay kasama ko rin yung aking mga tagabasa, no? Yung aking mga estudyante ng comparative religion, ang grupo ng Ulul Albab, and the Men of Understanding. Of course, at kasama ko rin sa hapong ito ang aking Kari, tagabasa po ng Quran. Wala si Sheikh Nobel. Ang kapalit niya na magbabasa ng Quran ay isa rin pong Hafiz. Ibig sabihin po ng Hafiz, ito po yung naka-memorize
nakasaulo ng buong Quran from cover to cover, letra for letra, no? At nais kong ipakilala sa inyo ang akin pong tagabasa sa hapong ito ng Quran na isang hafiz, si Sheikh Nur Kamin, yan. At siya muna ay magbibigay ng kanyang mukaddima or paunang salita, no? Mga siguro mga 2 minutes, Ustaz, para batiin mo yung ating mga tagapakinig dito sa Pilipinas at maging sa ibang ibang bansa. Ustaz, sa iyo ang mikropono. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Medyo ilapit mo konti yung yan. Innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Okay. Bago po ang lahat, uh-huh, binabati ko po ang ating mga taga-subaybay, parang ating mga taga-pakinig. Ng isang napakagandang hapon po sa inyong lahat. At saka binabati ko kayo ng pinakamagandang pagbati. Kama akulo lakum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At binabati ko rin ang aking mga magulang doon sa Matanog, Maguindanao. Ah, taga-Matanog ka, Ustad, ha? Opo. Tulad nila Haji Manan Makatanto, at saka aking pinakamamahal na ina, si Linang Makaraog. At saka binabati ko rin ang family Haji Manan, at saka family Makaraog, at saka family Makatanto. So hanggang dito na lang, syukran sa pagbigay ng oras. At bilang bahagyo, Studs, ng pagpapakilala ko sa iyo, ay dapat makita ka rin dito sa video. Ha? Yan, marap ka ng konti, Ustads, para makita ka dito. Para makita ka ng ating mga, yan, sa iba't ibang, ayan, yan po si, yan po ang mukha, yan po ang tindig, yan ang forma ng isang hafiz, isang taong nakamemorize ng buong Quran. Matanong ko sa'yo, Ustads, anong taon ka nung sinimulan mong i-memorize ang Quran? Ustads, anong taon ka, Ustads, anong taon ka nung sinimulan mong i-memorya o isaulo yung Quran? Yeah. Lapitan mo na. 17 po. 17. Okay. Anong edad mo ngayon? Mag-tutindi ka lang. Running 19. 18. Okay, so 3 years. Okay. Tatlong taon mong sinaulo yung Quran. Okay. At nasa ulo mo ito. Insyaallah. Mula sa unang kabanata hanggang sa huling kabanata o sura. Okay. Masha'Allah. Walang naiwan, Ustad, ha? Certified po siya na hafiz, nagtapos po siya sa Ubay bin Kaab sa Center for Quran Memorization. Dito po yan sa Sultan Kudarat, Maguindanao. Alhamdulillah. Okay, sunod po na magbigay ng kanyang greetings ay si Brother, si unay natin, Brother Tabasum, ikaw ang nauna dyan. Yan. Sa mga isa sa pinakabagong estudyante po ng Comparative Religion, si Brother Tabasum. Okay, Brother Tabasum, 1 seconds. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sa aking mga kapatid na Islam. At magandang hapon po sa aking mga kapatid, aming mga kapatid na Kristiyano. Okay. Binabati ko pa yung aking mga kaklase sa Laboratory High School na nakikinig po ngayon sa ating palatuntunan. Alhamdulillah. Pati yung mga kaklase ko po sa Comparative Religion kay Bro Khalid. Sila Bro Afwan, sila Bro Ukab, si Bro Baka, si Bro Yusri. Yun po. Pati rin po yung mga magulang ko. Alhamdulillah. MashaAllah. Yan si Brother Tabasom, no? Huwag po kayong magtaka. Baka matanong nyo kung mga tao ba yung binati. Mga tao po yung binati niya, no? Okay. So, dyan ka lang muna, no? So, give way kayo. Ang sunod na magbigay ng kanyang pagbati ay si Brother Lut. Ano pa? Si Brother Panos, no? Ito ay
First time mong pumunta dito, brother? Oo, dito ka, brother. Kauna-unahan, si brother Panus. 1 minute. Sa kanya, 1 second. Sa'yo, 1 minute. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Binabati ko po yung lahat ng mga kaklase ko sa Laboratory High School, pati na po yung magulang ko, mga magulang ko, at saka yung mga kapatid nating Kristiyano na nakikinig sa palituntunan natin ngayong hapon. Good. Dinala ko sila dito para masanay ba no sa pagsasalita, sa da'wa. Ang susunod ay si Brother Lutfu. Brother? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa matabirubi asayim midi. Mabat. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shirahi sadri wa yashirli amri waqlul uqdan insani yafkahu kawli. Assalamualaikum po sa lahat ng mga kapatid nating mga Muslim. At magandang hapon po, malamig na hapon sa ating mga kababayang Kristiyanuhan. Stay tuned lang po kayo at anumang oras magsisimula na po yung ating talakayo. Ayan, si Brother Lutfu. So, okay. So, balik ka ustaz dito. Okay, so ready na kayo dyan? Okay, sunod-sunod din ha. Babasahin ni ustaz yung dalil in Quran. Sa Arabic at sa translation mention kay inshallah. Unang katanungan mula po kay texter 0926489970 Salam Brad. Wa alaikum salam. Ano ang kaparusahan sa mga taong nangungupit ng pera? Nangungupit ng pera, sabi niya. Kasalanan po ba 'yun? Adam o Gang Sultan Kudarat. Ang tanong niya ay ano raw ba ang kaparusahan doon sa mga taong nangungupit? Well, anyway, itong pangungupit, ito po ay isang uri ng pagnanakaw. Ustaz, no? Kapag ka nangungupit ka, nagnakaw ka. Ninakaw mo yung hindi iyo. So ang tanong niya, ano raw ba ang kaparusahan nito? Ang kaparusahan ng mga taong nangungupit, tandaan mo yan, yung mga taong nagnanakaw, hala, Brother Panus, ito raw ay pinupugutan. Hindi naman ng ulo, pinupugutan ng kamay. Pinuputulan ng kamay pala. Sa chapter 5, verse 38, ganito ang sinabi ng Allah, Iqra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Okay, sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Brother Lutfu. At ang magnanakaw na lalaki at ang magnanakaw na babae, inyong putulin ang kanilang kamay. Kanang kamay hanggang sa galang-galangan. Bilang kabayaran sa kanilang ginawa. Natarinig niyo? Sige. At bilang isang warang kaparusahan mula kay Allah na makapipigil sa kanila sa paggawa ng gayon. Matindi, no? Kapag implement mo talaga itong Sharia, no? Itong batas sa Islam, talagang puputulan pala talaga, no? Maging ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, kahit itong anak ko na si Fatima, sabi niya, kung magnakaw ito, puputulan niya daw, di ba, Sheikh? So, sabi niya. Eh, yun ang sabi ng Allah sa maluwalhating Quran. Puputulan. Dahil bakit? Dahil nagnakaw, so marapat sa kanya na siya ay puputulan ng kamay. Yan ay naayon or ayon doon sa batas sa Islam, no? At of course, idadaan ito sa tinatawag na due process. Okay?
Hindi naman basta-bastang puputulan mo yan nang hindi dumaan sa due process, no? Sa korte sa Islam. Of course, dadaan dyan. Hindi pwedeng sino-sino lang ilalagay sa kamay yung batas. Yan ay kapag ang sinusunod na batas sa isang lugar ay ang batas ng Islam. Halimbawa, sa isang Islamic State. Hindi kay katulad ng Saudi. Maging sa Biblia, sa ating mga kababayan, mga Kristiyano, sa Biblia po, itong mga taong mga magnanakaw ay hindi raw makakapasok sa kaharian ng Diyos. Matindi, no? Sa Biblia, basahin natin sa Unang Korinto 6, 9 hanggang 10. Okay. Yung mga magnanakaw, tingnan natin kung sila ba yung makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ayon sa Biblia, Ikra. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisi pagmana ng kaharian ng Diyos? Na. Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid na ang mga mananambal sa Diyos-Diyosan, mm-hmm, ni ang mga mangangalunya, mm-hmm, ni ang mga ng bababae, mm-hmm, ni ang mga ng napakyapid, mm-hmm, sa kapwa lalaki, mm, ni ang mga magnanakaw, mm, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, mm-hmm, ni ang mga mapagtungayaw, mm, ni ang mga manglulupig, mm, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Matindi. Kasama pala dito ang mga magnanakaw, no? O hindi ba ganyan nalalaman na ang mga liko, no? Baluktot, ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Huwag kayong padaya, sabi niya. Kahit ang mga mapakiapid, yung mga adulteros na mga tao, yung mga nakikipag-sex sa hindi niya asawa, ganyan, mapakiapid, no? Ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, yung mga polytheist, yung maraming Diyos na sinasamba. Ni ang mga mangangalunya, ayan, yung mga fornicator, ba? Sabi, no? Ni ang mga mambabai, alaka. Of course, kasama na dyan ang mga manlalaki. Oh. Ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, naku, pati ang mga badingers, eh. Oh. Kasama dito yung mga baklita. Ni ang mga magnanakaw. Ayun, magnanakaw. Sabi dito, ito ba'y makapasok sa kaharian ng Diyos? Sabi niya, ni ang mga maglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, impyerno, no? O. Ngayon, ang tanging option para yung isang magnanakaw ay makapasok siya sa kaharian ng Diyos sa pananampalatayang Islam. Dapat magpaputol siya ng kamay. Yan ang kanyang forgiveness. At least sa kabilang buhay, may pag-asa siyang makapasok sa paraiso dahil sa lupa na parusahan na siya. Yun ang wisdom doon, eh, no? E kaysa naman, hindi ka na parusahan sa lupa, eh pagdating sa kabilang buhay, tuloy-tuloy ka na sa impyerno dahil doon ka paparusahan. Yun po ang aming kasagutan sa nagtanong. Mula naman po kay Texter 966-5598-30364. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ako po si Iman Neri. Iman Neri. Matagal na po ako nagbalik Islam. Hindi ko po alam kung paano ko mapamuslim ang anak ko dahil lagi akong malayo sa kanila. Nasa Saudi Arabia po ako. Yung isang taga-subaybay po natin sa Saudi Arabia ay may katanungan, no? Ang katanungan niya ay hindi daw niya alam kung papaano mapapamuslim yung kanyang anak. Oh, yung kanyang anak. Hindi daw niya alam. Kung ganun kapatid, eh, pareho tayo. Eh, pati rin ako, eh. Alam mo, sa mahigit na more or less 2 dekada ng aking pagpapalaganap ng Islam,
at more or less mga 2,000 na rin katao ang napasyahada ko, kahit isa doon ay wala akong napamuslim, ustads. Kahit isa. Kahit isa, mantakin mo yan. Kahit isa, wala akong napamuslim doon. Kaya, kung ang tanong mo ay, paano mo siya mapamuslim, abay, pareho tayo, ustad, brother Iman, maging ako, hindi ko rin alam kung paano natin siya mapapamuslim, sapagkat ang pagpapamuslim ng isang tao, ito hindi trabaho ng sino mang tao. Hindi natin trabaho ito eh. Hindi natin trabaho yan. Nandito tayo, nagpapalaga, alam mo, dito tayo sa radio ngayon. Nagsasalita tayo ng tungkol sa Islam. Hindi tayo nagsasalita purposely para i-Islamize o gawing Muslim ang mga tao, sapagkat hindi natin trabaho yan. Ang trabaho natin is magpahayag, magpaabot ng minsahe ng Islam at hindi gawing Muslim ang isang tao. Sapagkat yan ay nasa kamay ng Allah. Alam nyo ba na maging itong pananampalataya, yung bang para maniwala ang isang tao, no? Maniwala siya, wala rin yan sa kamay natin. Yung bang para maniwala ka sa akin, sa lahat na sinasabi ko, magmumuslim ka, wala yun sa kamay natin. Yan ay sa kagustuhan pa rin ng Allah yan. No? Sa kapahintulutan ng Allah yan. Ano ang talata? Ito basahin natin, Ustaz. Sa chapter 10, Suratul Yunus, simula natin sa 99 hanggang 100. Tingnan mo ang sinabi ng Allah. Ikra. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Ayan, sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Brother Tabasum, simulan mo sa 99. Ayusin mo ha, nakikinig yung napanaginipan mo. Sige, ayusin mo. Sige. At kung ninais lamang ng iyong Panginoon, ang lahat ng tao na nasa kalupaan ay sasampalataya ng sama-sama. Sige. Kaya't ikaw ba, O Muhammad, iyo bang pipilitin na pasunurin ang sangkatauhan hanggang sa sila ay magiging mananampalataya? Walang kakayahan ang sinumang tao na manampalataya maliban sa kapahintulutan ni Allah. Allahu Akbar. Ang liwanag pala, no? Tapos na? Ito. Ako magbabasa, sabi niya. At kung ninais lamang ng iyong Panginoon, sabi niya, kung ginusto lang daw ng Allah, no? Ang lahat ng tao na nasa kalupaan ay sasampalataya ng sama-sama. Kung gustuhin ng Allah. Lahat ng tao, sabi niya, maaring maging Muslim yan. Sama-samang mananampalataya kung ninanais lamang ng Allah. Ngayon, sabi niya, kaya't ikaw ba, sabi niya, ang pinapatungkulan niya, ang propeta eh, iyo bang pipilitin na pasunurin ang sangkatauhan hanggang sa sila ay maging mananampalataya? Question yun. Ano ang sagot sa question? 100. Ito ang sabi ng Allah. Walang kakayahan! Sabi niya, ang sino mang tao na manampalataya maliban sa kapahintulutan ni Allah at kanyang igagawad ang puot sa mga hindi nagmumuni-muni. Grabe, no? Wama kana li nafsin an tu'mina illa bi'iznillah, sabi niya, by the permission of Allah. So, maaring ang isang tao ay magmumuslim pala, mananampalataya siya sa iyong da'wa, sa iyong pagpapahayag ng Islam, kung ito'y sa kapahintulutan ng Allah. Kaya sabi niya, walang sino man ang may kakayahan ito.
na maging ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba? Yung kanyang uncle, yes. Sheikh Nur Kamil. Anong pangalan ng uncle niya? Si Abu Talib. Sa kanyang higaan, mamamatay na. Pinapasyahada. Propeta mismo yun, ha? Ayaw. Wala, namatay. Dahil ang pagmumuslim na isang tao, ito'y hindi natin trabaho. Ang trabaho natin is wa ma'alay na illal balagul mubin. Our duty is to convey the message in a clear. Dapat maliwanag. Paliwanag mo ng maliwanag. Huwag ka magpaliwanag ng malabo. Paliwanag mo ng maliwanag para maintindihan ng tao. Kung maintindihan niya ito, gagabayan ng Allah, maari mag-Muslim siya. Ganun yun. Imbitahan mo siya sa landas ng Allah. Ganun yun. Doon nagtatapos ang ating trabaho. Pero yung pagpapamuslim na isang tao, huwag mong problemahin yan. Dahil hindi natin trabaho yan. Ha? Hindi natin trabaho yan. Yan ay nasa kamay ng dakilang tagapaglikha. Depende yan sa Allah. Kasi kahit na ikaw pang pinakamagaling mangaral, ustads, pero ayaw gabayan ng Allah ang taong pinapangaralan mo, hindi talaga siya magmumuslim. Ngayon, kahit hindi ikaw ang pinakamagaling na propagator ng Islam, ang alam mo lang ay magpaabot ng mga talata, abay gagabayan ng Allah yan, kahit na hindi pa yun makarinig ng iyong da'wa, may mga tao talaga na gusto magmuslim kahit hindi nakarinig ng da'wa, dahil ginabayan sila ng dakilang tagapaglikha. Ganun. Ako nga eh. Nag-Muslim ako dahil hindi naman dahil sa kung sino-sinong tao. Dahil naliwanagan ako. Dumating sa isip ko na totoo ang Islam pala. Dumating sa aking isip na ang Islam pala ang tunay na relihiyon, si Allah pala ang tunay na Diyos na dapat kong sambahin. Hindi dahil sa kinumbinsa ako ng kung sino-sinong tao dahil sabi nga ng Allah, walang sino man ang may kakayahan na manampalataya biiznillah, no? Ganun yun. May yahdillahu fala mudillala wa may yudlil fala hadiyala. Anong pinaka-exact na meaning nun, ustads? Yung pinaka-exact kong meaning nun, yung sinabi ko Tagalog? Yes. Ang sino mang kanyang gagabayan. Diba ganun? Tama. Walang makapagligaw. Walang makapagligaw sa kanya. At kung sino mang kanyang iligaw, walang makapaggabay sa kanya. Tama ba? Tama po. Kaya kung iligaw ka ng Allah, kahit pinakamagaling na doktor o Islamic propagator ang mangaral sa'yo, wala talaga. Kasi hindi, katulad lang ng demonyo, di ba, Sheikh Tabason, Brother Tabason? Aba, yung demonyo mismo, yung demonyo, nakakausap niya ang Ama. Sa panahon pa ni Adam, alay salam. Yun na mismo ang pinakapatunay, saksi, na may Diyos na dapat sambahin. Dahil mismo siya, nakausap niya. Bakit hindi siya ngayon nagabayan sa tamang landas? Tayo nga, hindi natin nakikita ang Allah, hindi natin nakakausap eh. Andito tayo ngayon sa Islam. Yes, ganun yun, no? So yun po ang ating kasagutan doon sa brother na ito. Huwag mong isipin yun. Huwag mong problemahin yun. Ang isang bagay na hindi mo problema, ang isang bagay na hindi mo papel, huwag mong pagkikialaman. Ang pagkikialaman natin, yung ating trabaho lamang. Yan po ang aming kasagutan. Isang text din po, galing ito sa Saudi, sabi niya, salam mga kapatid, walaikum salam. Si Basir ito, isa ako sa mga nakikinig sa programa niyo. Alhamdulillah, napapanood ko sa YouTube. Pwede pakibati lang ang family ko dyan sa SPDA. Ang Samba Una, asawa na si Baynot, mga anak na si Hasim Gomez, Fatima Gomez, Aladan Gomez, Norhana Gomez, Tato Gomez, Ryan Gomez, Dampur Gomez to, Richard Gomez, wala na. Yan po ang kanyang binabati. Wala naman siyang katanungan, mga brothers. Okay.
Pero teka muna. Nakapag-greet ako kanina. Wala ba? Wala ba? Okay. Bago pala, dahil napag-usapan natin yung mga greetings. Ito, hindi pwedeng kalimutan yung ating mga tagapakinig sa ibang dako ng daigdig, no? Binabati ko po si Sister Jane Pandalangan ng Abu Dhabi, no? Assalamualaikum, Sister. Si Nora Bay Bayang, Sister. Si Engineer Tizan Gamaludin at Nordin Bila ng Qatar. Haji Nixon Abdullah Digayak ng Cotabato City. Haji Zainab Pasandalan, Raida Bandara ng Davao, Abu Yasin ng Jeddah, Fatima Paglikawan ng Batangas City, Mikael De La Rosa ng Jensen City, James Yusuf ng Iloilo City, Zaharia Kakim ng Cotabato City, Siti Khadija Muhammad ng Palawan, Abdullah Bahadi ng Tacloban City, Reniboy Tamayo ng Damam, Kingdom of Saudi Arabia, Abdurrahman Opena ng Nueva Ecija, Hanna ng Batuan Bohol, Alvin Jamil ng Riyadh, Sauda Abdullah Mustafa ng Lebanon, Leone Jenner ng Egypt, Rex Technics, binabati niya si Lina ng Las Piñas, asawa niya raw, Ahmad Andador ng Sorsogon, Sis Aisa ng Compostela Bali, Muhammad Ali Tiongson ng Abu Dhabi, at si Abdul Karim Santillan ng Qatar. Sa inyong lahat, assalamu alaikum. Yun po yung ating kasagutan, no, doon sa nagtanong. Mula po kay Texter 0920-3038-007. Di po ba, sabi niya, di po ba mga pagano ang nagsasamba dati sa Kaaba? Sabi niya, at bakit humahalik sa bato ang nagahajj? Sa paghalik sa bato, binabanggit ang name ng Allah. Hindi ba ito ay maihahalin tulad sa pagsamba sa Diyos-Diyosan? Okay. Actually, may sense ang kanyang katanungan. May mga tanong kasi na nonsense ba, no? Pero ito, masasabi kong may sense ang kanyang katanungan. Parang sinasabi niya na kung sa Islam ay bawal yung pagsamba sa ribulto, bakit kayo humahalik sa ribulto, sa bato, no? Doon sa Kaaba. Sabi niya, di po ba ito'y maihalin tulad natin sa pagsamba sa Diyos-Diyosan? Sabi niya. May sense nga ang kanyang katanungan. Ganito yan, brother, no? Basahin natin ang sinabi ng dakilang tagapaglikha, brother ka man o sister ka man, patungkol sa Kaaba. Basahin natin. Ano ba itong Kaaba? Ito ba ay object of worship or house of worship? Magkaiba kasi yan eh. Yung object of worship o di kaya'y house of worship. Ha, magkaiba yan, di ba? So basahin natin ang sinabi ng Allah sa chapter 3. Ang talata ay 96, Iqra. Inna awwal baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi-Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. Ayan, sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Brother Lut. Katotohanan, ang unang tahanan ng pagsamba na itinalaga sa sangkatauhan ay yaong sakbaka o maka. Puspos na biyaya at isang patnubay sa lahat ng mga nilalang. Ayan. Ang liwanag, Ustad, sa Nur Kamin, sabi dito, katotohanan, sabi ng Allah, ang unang tahanan ng pagsamba. O, sa kanyang pinakamalapit na translation, tahanan ng pagsamba na itinalaga sa sangkatauhan. Hindi naman sinabi na ito ay object of worship, di ba? It is house. Kaya bait. House of worship. Sa Arabic, house, bait, di ba? House of worship. Hindi sinabing ang Kaaba is an object of worship.
Kapag ka siya ang object of worship, ibig sabihin yung Kaaba mismo, pati yung batong nandoon, yun ang sinasamba mo. Hindi si Allah. Ngunit, ito po ay object of worship. Hindi po yung bato ang sinasamba. Hindi po yung Kaaba ang sinasamba ng mga Muslim. Ang sinasamba po ng mga Muslim ay walang iba kundi ang dakilang tagapaglikha. No? Ang Allah mismo, yan ang sinasamba namin. In fact, ang buhay ng Muslim, no? Ang buhay niya, maging yung kanyang mga sakripisyo, sabi niya, lahat-lahat ng tungkol sa isang Muslim, pagsamba niya, no? Ito ay para ba ito sa Kaaba? Tingnan natin kung para sa Kaaba ba yung buhay ng isang Muslim. Yung pagsamba ng isang Muslim. Para sa Kaaba ba ito o para sa kanyang Diyos na si Allah? Ito ang sabi niya, chapter 6, verse 162, Iqra. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Yan. Pagbadya. Ipagbadya, O Muhammad, katotohanan, ang aking sala, takdang pagdasal, ang aking pagkatay ng hayop bilang sakripisyo, ang aking pamumuhay, ang aking pagkamatay ay para sa Allah lamang. Yan. Ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Ang liwanag, no? Walang kaduda-duda na ang mga Muslim, hindi sila politiyas, hindi sila mga pagan, hindi sila sumasamba sa ribulto. Dahil bakit? Ang Allah mismo nagsabi na pinapasabi niya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul, sabihin mo. Ang Allah mismo nagturo, Sheikh Nobel, sa Propeta, sa atin, na ito raw ang sasabihin natin. Katotohanan! Katotohanan ang sasabi, hindi sinabing kasinungalingan! Hindi naman ganun ang pagkasabi, di ba? Katotohanan! Ang aking sala. Ano ito? Ito yung mga pagdarasal o pagsamba na ginagawa ng isang Muslim. Ano pa? Ang aking sakripisyo. Yung pagkatay ng hayop. No? Ang aking pamumuhay, sabi niya. Ang aking pagkamatay. Pati pala ang pagkamatay niya, no? Buhay niya, pati ang kamatayan niya. Ito ay para kanino? Para sa Kaaba? Para sa bato? Ito sabi niya. Ito ay para kay Allah. Lamang! May lamang pa. May lamang pa. Meron ka bang may dadagdag doon? Wala na. Dahil bakit? Lamang. Sabi niya. Para kay Allah. Lamang. Sino si Allah? Sabi niya. Rabbil Alamin. Sabi niya. Ang Panginoon ng sangkatauhan. Kasama ka, brother na nagtanong. Panginoon din natin. Panginoon mo rin si Allah. Eh dapat ganun ka rin. Ang Muslim, sabi niya, yung kanyang buhay, yung kanyang pagkamatay, sakripisyo, pati dasal niya, pagsamba niya, hindi para sa mga Diyos-Diyosan yun. Yun ay para sa Allah. Lamang. Lamang, sabi niya. Wala nang iba. Ngayon, yung makikita mong Kaaba, hindi naman dinadasalan ng mga Muslim yan. Eh. That is house of worship, hindi object of worship. Pati yung bato na andi dyan. No? At sabi mo, humahalik ang mga Muslim sa bato, abay, ako nga eh, humahalik nga ako sa sahig eh. Oh. Every kapag magdasal ako eh, naka-ano ako sa sahig. Humahalik sa sahig. So yung sabi mo, yung sahig, Diyos ko, dahil hinahalikan ko yung sahig. Dahil ba hinahalikan ko yung sahig, Diyos ko na yung sahig? O dahil ba halikan ko itong mga brother ko ito, Diyos ko na rin sila? Grabe, no? Hindi. Hindi naman ibig sabihin na, halikan ko yan, Diyos ko yan eh. Hindi naman Diyos yan eh. Ang Diyos, si Allah. Siya ang tunay na Diyos. Siya ang dapat na sambahin. Bakit? Bakit nasabi ko na dapat si Allah lamang ang ating sambahin? Dahil si Allah mismo ang nagsabi, ano ang kanyang sabi? Sabi ng Allah, ito ang sabi niya. At least malinaw, si Allah mismo nagsabi. No? Hindi ako. Dahil kapag kasabihin ko na ito, although alam ko, chapter 20,
ang talata ay 14. Si Allah ang nagsabi, Iqra. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Allahu Akbar. Sa kanyang, ang ganda ng meaning niyan. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Iqra. Katotohanan, ako si Allah, la ilaha illa anna. Wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pagkukulan ng pagsamba maliban sa akin, sa plan, sa Allah. Kaya't ako lamang ang inyong sambahin at ikaw ay mag-alay ng sala, takdang pagdarasal ng palagian bilang pag-aala-ala sa akin. Allahu Akbar. Sabi niya, no? Ang Allah mismo nagsabi. Hindi na ito sinasabi ng kahit na sino-sino, kundi ang Allah mismo nagsabi. Sabi niya, innani anallah. Katotohanan, ako si Allah, sabi niya. La ilaha illa ana, sabi niya. Walang ibang Diyos maliban sa akin, sabi niya. Ana, no? Walang ibang Diyos. La ilaha illa ana. Walang ibang Diyos maliban sa akin, sabi niya. Kaya sabi niya, kaya't ako lamang ang inyong sambahin at ikaw. Tayo yun. Ay mag-alay ng pagdarasal bilang pag-alaala natin sa Allah. Zikir. Ang Allah mismo nagsabi noon, utos niya yun sa mga sumasamba sa kanya. Kaya walang rason ng Muslim na sambahin yung Kaaba. O di kayo gawing Diyos ang bato. After all, ang bato ay bato. Hindi makakatulong sa atin yun. Di po ba, mga kapatid? Common sense. Ngayon, ibabalik ko sa'yo ang tanong. Ikaw, kapatid, na nagtanong sa akin, sino ba ang Diyos na sinasamba mo? Oy, meron ba? Sino ang Diyos na sinasamba mo? Dahil ikay Kristiyano, sabihin mo, hindi ako sumasamba sa ribulto o bato. Ang sinasamba ko ay si Kristo. Naku. Patay tayo dyan. No. Kapag yan ang isasagot mo, kapatid, na ang sinasamba mo ay si Kristo, aba, malabo yan, kapatid. No? Malabo yan. Dahil ako eh, ang tagal ko nang nagbabasa ng Biblia, in fact, mula nung natuto ako magbasa, ang pinakaunang comics ko ay ang Biblia. Ngunit ni isang talata po sa Biblia ay hindi po hindi ko po nabasa na sinabi ni Kristo na si Kristo daw ay Diyos at dapat nating sambahin. Sa araw nga ng paghuhukom eh, si Kristo ay mananagot sa Allah, kapatid na lutfo. Ibig sabihin, sa araw ng paghuhukom, si Kristo meron siyang tanong na dapat masagot, na ang magtanong mismo sa kanya ay ang dakilang tagapaglikha. Nakakatakot 'yun, ha? Yung Allah mismo, yung boss nga natin, yung boss natin, tatanungin ka ng boss mo. Medyo naalarma ka, 'di ba? Yung boss mo lang tatanong sa iyo, naalarma ka na niya. How much more kung ang dakilang tagapaglikha ang magtatanong sa iyo. Sa araw ng paghuhukom, si Kristo ay iimbestigahan ng dakilang tagapaglikha ng Allah. Ano ang tanong sa kanya? Si Kristo. Ano ang tanong sa kanya ng dakilang tagapaglikha? Basahin natin sa chapter 5, talata niya ay 116, Iqra. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ لِلنَّاسِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته
تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت العليم الغيوب إنك أنت علام الغيوب. ما شاء الله. Ang ganda ng pagkakabasa sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Ikura. At alalahanin kung si Allah ay magwiwika sa araw ng muling pagkabuhay, O Jesus na anak ni Maria, iyo bang ipinahayag sa mga tao na sambahin ako at ang aking ina, si Maria, bilang dalawang Diyos bukod pa kay Allah? Siya, si Jesus, ay magsasabi, luwalhatiin kayo, hindi isang katampatan sa akin ang magsabi ng isang bagay na wala akong karapatan na magsabi. Kung aking binigkas ang gayong bagay, katotohanan ito ay inyong mababatid. Talos ninyo kung ano ang nasa aking kalooban, datapo at hindi ko nalalaman ang nasa inyong kalooban. Katotohanan kayo lamang ang ganap na nakakaalam ng lahat ng nakalingid. Allahu Akbar. Ito pala ang imbestigasyon ni Kristo sa araw ng paghuhukom. Ang dakilang tagapaglikha mismo magtatanong sa kanya. At alalahanin kung si Allah ay magwika sa araw ng pagkabuhay. Sabi niya, O Jesus, sabi niya, Ya Isa, O Jesus na anak ni Maria, sabi niya, iyo bang ipinahayag sa tao? Iyo bang ipinahayag sa tao? Ipinahayag daw ba ni Kristo sa tao? Nasabihin niya ang ganito, sambahin ninyo ako at ang aking ina na si Maria bilang dalawang Diyos maliban pa kay Allah. Dahil alam ng, or dahil nangyari ngayon sa panahon natin, Sheikh, na ang tao, hindi lang si Kristo ang ginagawang Diyos. Pati yung nanay niya, si Mary, Mother of God. Sinamba na rin ng tao yan. Tinawag na rin ng tao yan. Hininga ng tulong, no? Sinamba, diniyos. Kaysa araw ng paghukom, itatanong ng Allah. Itatanong ng Allah kay Kristo. Sinabi mo ba sa tao na sambahin ka, pati ang iyong ina, bilang dalawang Diyos, maliban pa sa akin? Hirap no, nagulat si Kristo, ha? Sino hindi magugulat niyan? Alam mo lahat ng nangyari sa mundo, no? Pati ang laman ng puso ko, alam mo. Oh, bakit mo itatanong niyan? Eh, yung sa'yo, hindi ko alam, yung sa akin, alam mo. Kaya ang sagot ni Kristo sa 117, ang sabi niya ay ganito, sabi niya, Ikra. Tutuloy mula yung talata. Ma kultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, kailanman ay hindi ako nangusap sa kanila, maliban lamang kung ano ang inyong ipinag-utos sa akin na sabihin. Allahu Akbar! Sinabi niya, sambahin ninyo si Allah, Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon. At ako ay isang saksi sa kanila habang ako ay nabubuhay na nasa kanilang lipon. Datapwat, nang ako ay inyong kunin, kayo ang tagamasid sa kanila at kayo ang saksi sa lahat ng bagay. Ito ay isang dakilang paalala at isang babala sa mga Kristiyano sa buong mundo. Allah. Sabi ni Kristo, kailanman, sabi niya, hindi ako nangusap sa kanila maliban lamang sa mga bagay na iyong ipinag-utos sa akin na sabihin ko sa kanila, sabi ni Kristo. Ano yan?
Nasambahin ka, ikaw lamang ang gawing Diyos. Ikaw lamang ang sambahin, sabi niya. Sabi ni Kristo, hindi ako nagsabi na ako'y Diyos, pati ang aking nanay, Diyos din. Kaya sa Biblia, hindi mo mabasa dyan na sinabi ni Kristo na ako'y Diyos, na nanay ko Diyos, sabi niya. Kung ano daw ang sinabi ng Allah, ipinahayag ng Allah kay Kristo, yun lang din ang sinabi ni Kristo sa tao. Sa Quran, at maging sa Biblia, sinabi rin ni Kristo yun. Tingnan niyo ah. Sa Juan 12, ako magbabasa, ang talata ay 49, ganito ang pagkasabi. Sabi ni Kristo, umpisan ko sa 48, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa akin mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinasalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw, sa araw ng paghuhukom. 49, sapagkat ako, sinabi ni Kristo, ay hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama, sabi niya, yung Diyos ang tinutukoy, na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain, sabi ni Kristo. Sapagkat siya raw ay hindi siya nagsasalita nang mula sa kanyang sarili kung ano raw ang ipinag-utos sa kanya na kanyang sabihin at salitain, yun ang kanyang gagawin at sasabihin, sabi ni Kristo. Tugmang-tugma sa talatang binasa ni Sheikh Nor Kamin, no? Sa Arabic. Tugmang-tugma po. Kaya kapatid, ako dating Kristiyano. Kung ikaw, Kristiyano ka rin. Abay, mag-isip-isip ka na, no? Sapagkat ang hamon ko sa iyo, si Kristo, o sa Biblia, walang mabasa na sinabi ni Kristo na siya Diyos. No? Wala. Kaya hindi natin siya dapat sambahin. Ang sambahin natin, yung Diyos ni Kristo. Hindi ribulto, hindi si Kristo, hindi bato, kundi si Allah. At yan ang sinasamba ng mga Muslim. Sana ay maliwanag sa'yo kapatid yung aking kasagutan, aming kasagutan. Mula po kay Brother Ibrahim Mendez ng Kuwait, ang kanyang katanungan ay mula sa kanyang kapatid na isang saksi ni Jehovah, sabi niya. Ganito ang tanong niya. Maganda ito eh. Iwan ko kung kakasya ang oras natin. Medyo mahabang sagutan nito eh. Sa tanang relihiyon, mga saksi lang ang nagasunod kay Jesus. Wow. Example, niingon si Jesus, ako dili bahin sa kalibutan, maingon nga kamo dili bahin sa kalibutan. Si Jesus midumili sa politika. Mga Muslim na ay politika, di ba? Daghan pa example nga ang saksi lang ang nagsunod kay Jesus. Yun ang tanong ng brother natin, na tanong din ng kanyang kapatid na saksi ni Jehovah, si Brother Ibrahim Mendez, no? Tanong ng kapatid niya to. Sa lahat ng relihiyon daw, yung saksi lang daw, no? Yung saksi lang daw ang nagasunod kay Kristo. Sa lahat ng relihiyon, yung saksi ang tagasunod kay Kristo. Lang, may lang pa talaga Brother Lutfo. Ulitin ko, sabi niya, take note, Brother Ibrahim. Sa tanang relihiyon, sabi ng kapatid mo, ang saksi lang daw ang sumusunod kay Kristo. May lang pa talaga. Ngayon, ang aking kasagutan, tama talaga ang kapatid mo. Tama talaga siya. Walang duda na ang saksi lang ang sumusunod kay Kristo. Ako, saksi ako eh. Yung mga tao sa likod ko, saksi rin yan. Oo. Maging si Brother Sheikh Nur Hamid, saksi rin ito. Maging si Kristo, saksi rin yan. Ha. Ako, araw-araw ako sumasaksi. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin, kundi si Allah lamang. Sumasaksi rin ako na si Kristo ay hindi Diyos. Sugo ng Allah. Pwede saksi ang tawag sa akin. Maging si Kristo, saksi rin siya. Tingnan niyo, pati yung kanyang mga alagad. Ito. Saksi, pero hindi saksi ni Jehovah. Ibang usapan yun eh. 52 ng Suratul Imran, Ikra. Falamma ahassa Isa minhumul kufra, qala man ansari ila Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah.
الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, ayusin mo, brother saksi. Saksi! At nang mapag-alaman ni Jesus ang kanilang kawalan ng pananampalataya, siya ay nagsabi, sino baga ang aking mga katulong sa kapakanan ni Allah? Ang hawariyon, mga disipulo ay nagsabi, kami ang mga tagatangkilik, katulong ni Allah. Kami ay sumasampalataya kay Allah at ikaw, Jesus, ay magbigay saksi na kami ay mga Muslim na tumataliman kay Allah. Ang liwanag, no? Sabi dito, magbigay at nang mapag-alaman ni Jesus ng kanyang mga ang kanilang kawalan ng pananampalataya, yung kanyang mga alagad, no? Siya ay nagsabi. Yung mga tao pala sa kanyang kapanahunan. Hindi naman yung mga alagad niya, kausap niya rin of course. Yung mga tao doon sa kanyang kapanahunan, nalaman niya na walang pananampalataya, lalo yung mga Saduceo, mga saserdote ganyan. So, sino ba ang maging katulong ko? Sumagot ngayon ang kanyang mga alagad na ang tawag sa kanila ay Hawariyon. Si Moses, meron siyang kaum, no? Si Musa alayhis salam, meron siyang kaum. Meron siyang mga tagasunod. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron siyang umma, ha? Nation. At si Kristo naman, meron siyang Hawariyon, no? Mga Muslim yan. Si Brother Khalid, merong ulul albab, parang ganyan ba, no? Ngayon, sumagot ang kanyang mga hawariyon. Ano ang sagot ng mga hawariyon? Disipulo niya. Sabi ganito, kami, sabi niya, kami ang katulong mo. Sabi ng mga hawariyon, kami ang tutulong sa iyo sa landas ng Allah. At kami ay sumasampalataya kay Allah, sabi niya. At ikaw, si Kristo raw, ay magbigay saksi. O di, saksi siya. Saksi talaga. Saksi talaga. Oo. Saksi talaga, di ba? Saksi na ano? O. Saksi na sila yung mga Muslim. Aba, Muslim pala sila. Hindi sila saksi ni Jehovah, kapatid. Sabi sa Quran yan. Ngayon, ang sabi mo, hindi naman kasi sinabi dito yung saksi ni Jehovah. Ang sabi niya dito, saksi. Ngayon, kung pagbabatayan ko yung mga salitang ginamit niya, tunay po na ang saksi, tagasunod ni Kristo yan. Dahil lahat ng mga Muslim, saksi. Ako ang tunay na saksi. Araw-araw akong sumasaksi. Kahit sa aming pagtawo ng azan, ako'y sumasaksi, asyado la ilaha illallah. Diba? Sa aming pagdasal, ganun din. Lahat. Walang araw, walang oras na sa aming dasal ay hindi kami sumasaksi. Kaya saksi ang tawag sa amin. Pero hindi kami saksi ni Jehovah. Kaya kung saksi ang tagasunod ni Kristo, tama po yan. Pero hindi saksi ni Jehovah. Sabi mo na may mga example na talagang ang saksi ang tunay na tagasunod ni Kristo, tama po yan. Pero hindi po saksi ni Jehovah. Kasi kung ipagpilitan mo, kapatid, na ang saksi ni Jehovah ay tagasunod ni Kristo, nako, doon ka na ngayon, kapatid, mawiwindang. Tinitiyak ko sa'yo. Kung ipagpilitan mo na ang saksi ni Jehovah ang tagasunod ni Kristo, mawiwindang ka na dyan. Alam mo kung bakit? Sasampulan kita, kapatid. Sampul. Sa kapatid ni Brother Ibrahim Mendez. Huwag mo ipagpilitan na ang saksi ni Jehovah ang tagasunod ni Kristo. Dahil bakit? Kung ipagpilitan mo yan, mawiwindang ka na yan, kapatid. Alam mo kung bakit? Ito, ang mga saksi ni Jehovah, ano ba ang kanilang forma kung sila'y magdasal? Nakatuhad ba sila? O nakatayo? Si Kristo. Kung magdasal si Kristo, nakatuhad ba siya? O nakatayo? Ako na magbabasa. Mateo 26 verse 39. Si Kristo, ganito siya kung magdasal. At lumakad siya sa dako paroon. At siya'y nagpatirapa at nanalangin. Si Kristo daw, lumayo-layo ng konti, at nung siya nagdasal, siya raw ay nagpatirapa. Ano yung nagpatirapa? Sabi lang, nagtuhad. Kami mga Muslim,
Bilang tagasunod ni Kristo, kapag kami magdasal, nakatuwa din kami. Nagpatira pa rin kami. Ngayon, itanong mo sa iyong sarili, brother, saksi ni Jehovah. Kabayang saksi ni Jehovah. Kung magdasal ka ba, ika'y nakatuwad? Aba, eh wala pa akong nakitang saksi ni Jehovah na kapag ka siya'y magdasal, siya'y nagpatira pa. Saksi ni Jehovah, karamihan, kapag sila'y magdasal, nakatayo. Nakatayo. Take note, kung ika'y nagdasal na nakatayo, bawal yun sa Biblia. Si Kristo nagsabi niyan. Ito, basahin ko. Mateo 6, ang talata ay 5, sabi ni Kristo. Siya mismo nagsabi ha, tatamaan ang saksi ni Jehovah dito eh. Sabi niya, kung kayo nakatayo nga kung magdasal, maliban lang kung i-deny niyo yan. At sabi ni Kristo, pagka kayo ay nagsisidalangin, sabi niya, ay huwag kayong gaya ng mapagpaimbabaw, sabi niya. Sapagkat iniibig nila ang magsisidalangin ng patayo. Patayo, hindi patuwad. Patayo. Yung nagdasal sila, yung mapagpaimbabaw, sabi ni Kristo, magdasal yan sila, patayo. Kaya sabi ni Kristo, kung tagasunod ka talaga sa akin, huwag kang magdasal ng patayo. Patuwad dapat. Kasi si Kristo, nagdasal siya, nagpatira pa. Na siyang ginagawa ko ngayon kapag nagdasal ako, nagpapatira pa. Iwan ko lang kung itong mga katabi ko sa likod. Patayo siguro ito sa kanila eh. Ustads, patayo rin ba sa'yo? Pahalang. So, ang mga Muslim, patuwad. Sabi na patuwad, nasama no? Nagpatira pa lang, pwede na yun. Sapagat yun ang ginagawa ni Kristo. Alam niyo kung hindi nga lang tayo naubusan ng oras no, sa ating brother na si Ibrahim Mendez. Dami-daming mga punto dito na dapat masagot ko. Pero siguro insyaallah sa susunod na palantunan ay maaring mabigyan natin ng panahon ito. Katulad halimbawa ng yung pinagmamalaki nila na ang pangalan ng Diyos ay Jehovah. Aba, saksi ni Jehovah. Ano ang sinaksihan mo ni Jehovah? Pangalan daw ng Diyos, Jehovah. Totoo ka? Jehovah ang pangalan ng Diyos? Ang nakita ko sa Biblia kasi Allah eh, hindi Jehovah. Pero wala na po tayong oras. Inshallah, titingnan natin sa ating susunod na palantunan itong mga bagay na ito. No? So, nasayangan si Brother Tabasum. Mauna ka na magpaalam, Sheikh Nur Kamin, yung ating tagabasa ngayon. Check, paalam ka na? Ay, hindi ka na magpaalam? Okay. Sige, Brother Tabasum. Nahiya na yung ating hapids. Salamat po sa pag-support sa aming programa at saka yung sa mga saksi ni Jehovah po, huwag masyadong i-take as masakit dahil ito po yung nakasaad sa Biblia. Tama talaga. Ako rin po ay... Tama talaga. Kasayangan talaga ako dun sa ano, pero yun talaga eh. Yun talagang kadar ng Allah. Oh. Ang destiny. Ang mabitin. Oh. Bitin. Allahu Akbar. Okay. Brother Lutfu? Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig ngayong hapon at sa mga makikinig pa at manonood sa YouTube. Wag po sana natin kalimutan na imbitahan yung mga kapamilya po natin, mga kaibigan natin na makinig po ng programa namin ito upang matuklasan po natin yung katotohanan. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Brother Panus. Maraming salamat sa lahat ng nakinig sa aming paripuntunan ngayong hapon. Kung kayo po ay nasaktan, humingi po kami ng patawad sa inyo. At saka, sana po may natutunan kayong araw. At kung ano po yung natutunan nyo, implement nyo po ngayon. Dahil isa po yun sa utos na Islam, ng Islam. Masalam. Assalamualaikum. Ako po ay umaanyaya, umiimbita ano po, sa aking mga kababayan, mga Kristiyano, na sambahin ang tunay na Diyos, ano po, ang dakilang tagapaglikha,
yan ay walang iba kundi si Allah. Tunay po na siya lamang ang Diyos at siya dapat ang ating sambahin, siya dapat ang ating kilalanin at hindi si Kristo. At diyan po ay walang sawa akong mag-anyaya sa inyong mga kababayan. At sa mga bagay na aking sinasabi o nasabi, nabanggit, ano po, humihingi rin po ako ng paumanhin sapagkat maaring ito'y masakit sa ating pandinig. Ano po, hindi ko po intensyon na magbigay ng o sakta na inyong damdamin. Ang akin po lamang ay maipahayag sa inyo ang katotohanan. At in that course, no, ay hindi talaga maiwasan na may mga damdaming masasaktan. No? Kaya po, ako'y humihingi ng paumanhin. Nawa po, magsilbing daan ang palatuntunan ito upang tayo ay magabayan sa tamang pananampalataya at ultimately tayo'y magkamit ng tinatawag na kaligtasan. Sapagkat yun lang po ang ating after. Eh. Kaligtasan sa kabilang buhay. No? Sa kaparusahan. Sa naglalagablab na apoy sa impyerno. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay, no? Pagtangkilik sa ating palatuntunan, sa mga hindi po nabati, sa mga tanong na hindi po nabasa, inshallah sa susunod na palatuntunan ay bibigyang pansin po natin ito. Hanggang dito na lamang ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez, kasama ng aking mga estudyante ng Comparative Religion at si Sheikh Nur Kamin. Maraming salamat po. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang inyong pong napakinggan ay isang bayad na programa. Anuman po ang kanilang natalakay, ay walang naging kaugnayan ang himpilang ito.